Good evening. Welcome to LA First Filipino Church of the Nazarene. And we have Facebook, we have YouTube, we have Instagram. Just like, share, subscribe, whatever, at LA Philnaz. Huwag niyo pong kalimutan. Join our church every Sunday, 9 a.m. at Wiley Chapel in person. And YouTube and Facebook Live virtual. Here's our fellowship schedule every Wednesday, 7 p.m. Walk Through the Bible, virtual midweek, live sa Zoom, at sa Facebook, at sa YouTube. And we have Friday, 8 to 9, 1 hour of Bible study, life group, fellowship, Zoom. And Saturday, 10 a.m. to 12 noon, Zoom prayer breakfast. Kung may prayer request kayo, just send us, no, comment down below or message us. Sunday, 9 a.m. in person at Wiley Chapel. Siyempre, virtual worship, live, Facebook, and YouTube. Happy birthday! Happy birthday to all March celebrators. Happy birthday sa inyong lahat. And my journey of a lifetime. Nako, isang taon-taon linggo na walk through the Bible series po tayo. At nagsimula tayo sa Old Testament. Natapos na tayo sa first five books or yung Pentateuch. Yung the law, Genesis to Deuteronomy. And then the next 12 books, yung historical books, Joshua to Esther, natapos na po natin yan. Tapos yung books of poetry, Job to Song of Solomon, natapos na natin. And then yung fourth section, yung the prophets, natapos natin yung major prophets, Isaiah to Daniel. And then, ayan, natapos na rin natin yung first half ng minor prophets, no? Yung books of Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, and Micah. Yung pinag-usapan natin last week. At ngayong gabi, pag-uusapan naman natin the books of Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. Yun. Simulan na natin. Magandang gabi po ng Merkules uli sa inyong lahat. Okay, si Nahum, no? Siyempre, galing sa pangalan niya. Simula tayo kay Nahum sa Book of Nahum, God's Message to Today's Nations. Ayan, saan ba galing itong si Nahum? So, review lang ulit po. Naaalala niyo, ito po yung diagram, yung creation story. And then, eventually, nagkaroon ng flood. Then, si Noah, hanggang kay Abraham, Isaac, Jacob, and Joseph. Tapos po, after nung reign ni Joseph, nandun po sila, ang Israel, sa Egypt. Karoon po ng bondage, slavery, pinakawalan sila ng Panginoon through Moses. Ang ganda na nangyari ng turnover kay Joshua. And then, nagkaroon ng times ng mga judges kung saan sila nagkaroon ng maraming problema ay yung apostasy nila. Tapos, golden years naman sa reign ni Saul, David, and Solomon, particularly kay David at saka kay Solomon. Napagkatapos nitong mag-ama na to, ay nahati po ang Israel. Kung saan ang Israel, ang Northern Kingdom, ay nanatili ang pangalan niya ay Israel. At ang Southern Kingdom naman, Judah, ang naging pangalan. So, dalawang kingdoms po to, makikita niyo dyan yung mga pangalan ng mga propeta kung saan sila galing at saan sila naging propeta. Alright. At ito naman, ay yung mga under captivity sila ng Assyrian, itong Northern Kingdom, Babylonian, merong Persian, Grecian, Roman, and so on and so forth. So, mamaya, palikan natin yan. Alam nyo ba, na ang pangalang Nahum, or maganda ito yung pangalan sa pangalan ng bata, Nahum, parang pag umiyak yung bata, Nahum, tahan na, Nahum, maaantok yun na yun. Ibig sabihin ng pangalan na Nahum ay consolation or comfort. No? Ang theme sa Book of Nahum ay ang destruction of Nineveh. Yeah, pamilyar tayo sa Nineveh. Kailan lang pinag-aralan natin yan. The city that repented under the preaching ni Jonah. Diba? Naaalala niyo yun? At ang key verse, no, sa libro na to ay Nahum chapter 1 verse 7 to 8. Verses 7 to 8. The Lord is good, a stronghold in a day of distress. Yun yung sabi ni Nahum, no. He cares for those who take refuge in him. But applicable to hanggang ngayon. But he will completely destroy Nineveh with an overwhelming flood.
and he will chase his enemies into darkness. Right? Oh, nako. Kaya naman, Nahum was, alam niyo ba, written about 150 years after, no, ng Great Revival under ni Jonah. So, si Jonah muna pumunta doon, nagkaroon ng revival. 150 years later, here comes yung bida natin ng si Nahum. Assyria has already defeated the northern kingdom of Israel noong 722. Ito po yung northern kingdom, no? Ang kanyang capital ay Samaria. Ang southern naman, Judah, capital ay Jerusalem, kung saan galing si King David. Alright? Pagkatapos, Nahum prophesies for the deliverance of Judah and the destruction of their enemy. Okay. Nung dumating ang Assyrian Empire, ang nasakop lang nila itong Israel, itong Northern Kingdom. Nag-prophesy si Nahum, sabi niya, hindi, sabi ng Panginoon, hindi masasakop ang Judah. Okay. So, Assyria, yun lang, hindi nasakop ng Judah, pero nasakop yung Judah ng Babylonia, and so on and so forth. Nineveh is probably, no, ang largest city sa buong mundo noong time ni Nahum. Yun. So, ibig sabihin, eh, talagang big time tong Nineveh na to. No, kumbaga, parang New York to, or Tokyo, or Manila, or mga prime city. Nung panahon na yun, kumbaga, parang Madrid, parang gano'n. No? Kumbaga, parang London, parang gano'n. So, no Gentile city sa Old Testament gets as much attention kagaya ng sa Nineveh. Bakit? Kasi naman, siyempre, two minor prophets ang naging devoted dito. Ito ay si Jonah at si Nahum. Ang Nineveh ay ang naging capital ng Assyrian Empire. So, napakaganda siguro dito noong unang panahon. Ang mga Ninevites noon ay nag-repent under Jonah's preaching. Naalala natin yun. But they fell back nga into their old sins. No? And therefore, God calls Nahum to preach of the final judgment of Nineveh and her empire. Alam niyo, ang mga Assyrians, no, na sumasakop dito ay sensual. Ano ibig sabihin ng sensual? No? Kumbaga, kumbaga, inahayaan nila yung pakipagtalik sa hindi nila asawa, pakipagrelasyon, or adulterous relationship, or orgy, kapag after nila mag-inuman, or pakipagtalik sa kapwa lalaki, or kapwa babae, or rape, or anything na sensuality, no? O hindi naman bago yan. Ngayon, meron pa rin ganun yan hanggang ngayon, di ba? Hindi lang yan, kilala rin itong mga Assyrians as arrogant, no, mapagmataas na tao. Actually, yung empire nila has been built daw by violence and brutality. Oh, matatagpuan yan sa Nahum chapter 3, verses 1 to 3. Alam nyo, Nahum's prophecy is fulfilled in 612 BC. No, when Nineveh falls, defeated by the combined armies, ay na pumasok na yung mga Babylonians at saka mga Scythians. Okay? So, anong ibig sabihin? According to secular historical accounts, no, unusually heavy rains caused the rivers to flood, which weakens the city walls, caused them to collapse. The invading armies enter, fulfilling Nahum's prophecy for an overrunning flood. Yun. Yan yung prophesy. Yung nag-prophesy siya na may malaking flood na darating. Pero yung army pala ng Babylonians and Scythians ang pumasok at na-capture sila. Okay. The magnificent city of more than 120,000, no, is so completely obliterated as Nahum prophesies that Nineveh was thought to be a mythical city. However, kailan lang? Noong 1845, alam nyo ba? Na after more than 2,000 years, no? Doon sa eastern bank of the Tigris River in modern Iraq ngayon, were confirmed as being the ruins of Nineveh.
Kaya ang Nineveh ay modern Iraq ngayon, no? Thus, the Bible's account of one of the most splendid cities in the ancient world was validated. Ayan, ito yung present itsura nitong Nineveh. Ayan yung gates, no, ng Nineveh, dating gate niya. Nahum actually reminds us, no, that God is a God of judgment as well as, no, He is a God of love. Right? Yung hell, no, yun yung God's final judgment. At ito will make the fall of Nineveh seem insignificant. No? Kagaya natin, no, itong mga tao sa Nineveh, no, Nahum, sabi nga, kagaya natin, dapat para din tayong si Nahum na mag-warn sa mga non-believers of God na ultimate coming judgment ng Panginoon. Ayan. So, yun yung magandang message ng libro ni Nahum. Ngayon, puntahan naman natin si Habakkuk. No? So, si Habakkuk, sino ba to? The prophet who saw history. Eh, saan naman galing itong si Habakkuk? Ayan. Mahirap daw itong utusang magluto eh, kasi Habakkuk. Joke lang. So, galing din siya sa Southern Kingdom, sa Judah. Okay? So, apparently, he is a member of the temple choir. Kasi, yung libro niya kasi nag-end doon sa "To the chief singer on my stringed instruments." No? So, parang meron silang clue na temple choir itong si Habakkuk. Habakkuk is the only book in the Bible written by a choir member. All right. So his book deals with a perplexing theme na we still face hanggang ngayon, no? Ano 'yun? Why do the wicked prosper? Yan yung theme ng Habakkuk. May malaking ang tanong. Why do the wicked prosper? No? Particularly yung kanilang mga captors, no? Bakit sila nagpo-prosper? Eh, maloko naman 'to. The world empire of Assyria has fallen as Nahum predicted, di ba? Egypt ngayon at ang Babylon na namamayagpag na contender sa world domination. Para ngayon, ang world domination ay pinaghaharian ng Amerika. Somehow, humahabol-habol ang China because of their economic prosperity. Siyempre, nandyan steady ang European Union. So, partly sa parting Amerika, nandiyan din ang Canada. So, ang world domination noon ay pinaghaharian ng Assyria, bumagsak kasi pinoprophesy ni Nahum, no? So, hindi mismo si Nahum, nagprophesy lang siya, pero siyempre yun ang will of God. At ang contender noon ay ang Egypt at ang Babylonian Empire na mag-dominate sa mundo. The Babylonians, kasama ng mga Chaldeans, ewan ko, naalala niyo yung mga Chaldeans, no? Ito yung lumusob kay Job noon at ni-raid yung kanyang mga ari-arian. No? They were united under kanino? Kaninong hari? Ayan. Kay Haring Nebuchadnezzar. Ayan. Kung wicked at wickedness ang pag-uusapan eh. Kandidato tong si Nebuchadnezzar. And Habakkuk knows Judah will fall to this great power. Alam niya na, kung noon na-prophesy niya, hindi masasakop ng Assyrian Empire ang Judah. Ang Northern Kingdom lang. Pero dito, alam niya, madadali ang Judah, ang Southern Kingdom ni Nebuchadnezzar. Siyempre, alam naman natin yung mga sumunod na storya noon. Diba? Tungkol kay Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, so on and so forth. Ano ito si Habakkuk? He cannot understand why a nation as wicked, no, as Babylon should conquer Judah, no, which with all its sins is not nearly as evil. No, it seems evil is triumphing over good. Yun yung nasa isipan ni Habakkuk. At ganun din yun nasa isipan natin hanggang ngayon, bakit yung mga tao na payaman ang payaman pa, yung mga ganid, lalo pa silang yumayaman. No? At parang sila ay prosperous pa. Diba? Bakit sila ang nagpa-prosper itong mga wicked?
Therefore, God has to show Habakkuk, no, yung kanyang total plan. Kaya meron total plan na pinakita, 3 wonderful assurances to encourage, no, si Habakkuk during ng mga dark days na yon. At tayo rin na ma-encourage ngayon sa present time natin, kasi maganda sa Biblia, eh, applicable din sa present times natin. Ngayon, pag-usapan natin, ano-ano ba itong tatlong magandang assurances ng Panginoon. Una, the just shall live by his faith, na matatagpuan niya sa chapter 2 verse 4. This is one of the most important verses in the Bible. Bakit? No? It is quoted 3 times in the New Testament, sa Romans 1:17, Galatians 3:11, Hebrews 10:38, no? Check nyo. This is the verse that gripped the heart of Martin Luther, no, nag-led sa Protestant Reformation. Yep. Ano yung pangalawa na assurance ng Panginoon? The earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord. Matatagpuan naman yan sa chapter 2 verse 14. Itong verse na to, no, ay kumbaga, even though the world is filled with sin, one day the world will be filled with the glory of God. Yun yung assurance kay Habakkuk. At sa atin din. Kaya huwag tayong magtampo na yung mga wicked nagpa-prosper. Andyan ang Panginoon. Ano yung pangatlong assurance? The Lord is in His holy temple. Ayan, sa 2:20 naman makikita. Habakkuk thinks God is either absent, no, from the events in this world, or disinterested siya. Pero however, na-discover ni Habakkuk na God is in complete control of everything. This is why we need to remember, no, na ang Panginoon ay faithful sa atin. Actually, Habakkuk concludes his book praising God, no, sa chapter 3 verses 18 to 19, no, he praises God who always turns confusion into celebration. Now, if we honestly come to him with our confusion and doubts and wait for his revelation, nako, faithful ang Panginoon. We also must remember na ang buhay, life isn't always fair. That's why there is a heaven and hell. Diba? Kaya nagpo-prosper din yung mga wicked. Pero kung ang buhay hindi fair, may good news ako sa inyo. Ang Diyos natin, laging fair at just. Amen? Punta naman tayo ngayon sa libro ni Zephaniah. No? Sorry pa. Ayun nga, sabi ko nga from Habakkuk is about moving from doubt to faith. Ayun. Punta na tayo sa the book of Zephaniah, the hidden of the Lord. Zephaniah, no? Saan naman galing dong si Zephaniah? Siyempre, galing din siya sa Judah, sa Southern Kingdom of Judah. Zephaniah is the great-great-grandson of Nino, ni King Hezekiah. Naku, pwede pala siya sanang maging ano sa throne, no? Nakalinya pala siya sana. Kaso naputol na eh. No, at nag-prophesy siya na patungkol nga sa Southern Kingdom of Judah. His theme in God's approaching judgment, his theme, yung tema niya, ng kanyang pagkakasulat, ay yung God's approaching judgment sa Judah. Ayan. He begins his ministry about 50 years after na the message of Nahum in the early days of King Josiah. And the evil influence of King Manasseh and Amon had led Judah into a state of moral and spiritual decline. Into this scene comes Josiah, who commits himself to the Lord at the age of 16. O, naalala niyo yun, 9 years old lang ata na naging hari ito si King Josiah. Pero antindi nito mong hari na ito. No, he begins a spiritual reformation, no, by pulling down the idols, no, tinapon niya lahat ng mga Diyos-Diyosan, no, judging the false prophets, no, rebuilding the temple, leading the nation in the celebration of the Passover. No,
everything ginawa nitong hari ito. Kaya sikat na sikat to. Kaya madaming bata ang pangalan Josiah. Diba? By all outward signs, the nation is in real revival during that time. Si Josiah, okay. Okay. Zephaniah, okay. At talaga nag-lead sila ng revival. Ang problema, itong makukulit lang talaga na na itong mga tao ng Israel at saka ng Judah. No, sabi dito, Zephaniah sees into the hearts of the people and knows much of what is happening is artificial. Mm-hmm. So, maganda yung leadership, yung mga followers, artificial yung kanilang revival. No. For some time siguro mayroong revival, pero you know, since they long for sensuality, pagiging arrogant din kagaya ng mga Assyrians, yung lust of the flesh and everything, and selfishness, no, eh, naging artificial lang. Even with the combined efforts ni Josiah nga, ni King Josiah at ni Zephaniah, yung revival naging brief lang, maikli, no? And the scenes of the people continue. Ayun. So Zephaniah deals with the coming invasion of Nebuchadnezzar as a figure of the day, as a figure, no, of the day of the Lord. No, ito na yung dinil ni Zephaniah. Padating na si Nebuchadnezzar nitong time nito. Yung kumbaga the Babylonians destroyed Judah and its capital Jerusalem along with the revered temple, no? Sinira nila pati yung temple. The city lies in ruins for 100 years, no? Hanggang sa dumating nga ng pinag-usapan natin before si Ezra at Nehemiah para ma-rebuild ang mga walls. Zephaniah teaches the motive of God's wrath is not hate. Ayan, ito gusto ko dito eh, sa libro ng Zephaniah, na tinuturo dito na ang motibo ng Panginoon kasi ang God's wrath kinakatakutan eh. The wrath of God, no? Pero ba't ka matatakot sa wrath of God? Di ka naman apektado dyan kung may magandang relasyon ka sa Panginoon. Right? So, bakit hindi kaya na maganda yung pagkaka-explain dito kasi ni Zephaniah na yeah, oo, merong wrath of God para to sa, alam yun, sa mga nagkakasala sa Diyos, mga galit sa Diyos, ayaw sa Diyos. Pero hindi to hatred. Katumbas lang nung sin na ginawa. No, in fact, love nga ito eh. No, Zephaniah teaches the motive of God's wrath is not hate but actually love. Diba? Kasi gusto kong ituwid ng Panginoon kung pwede pa. Hanggat maaari, hanggat di mo ginagamit yung free will mo sa hindi maganda. Alam niyo, God's judgment purifies His rebellious children. Before he can understand how much God, before na tayo ma-understand natin how much God loves us, we must know how much God hates sin. Yung, yan, punta tayo sa the book of Haggai or Haggai. No, bahala kayo kung ano, paano nyo gusto sabihin. Ang tema naman dito, setting first things first. Familiar yan, di ba? Nako, ang tanong, saan naman galing si Haggai or Haggai? Ayan, makikita nyo rin siya sa Southern Kingdom of Judah. No? Ang kanyang timeline ay nandito na siya sa restored Israel. No? Na-restore na yung Judah and Israel. Under na siya ng ibang captivity. No? Hindi na Babylonian, maaaring Persian, Grecian, or Roman na. Okay? So, hindi Roman. Kasi Roman time ni Jesus yan eh. Malamang Persian or Grecian. Anyway, most of the Old Testament prophets, no, lived before the captivity. Ayan. Kasi nagsimula yung captivity sa Judah, yung Babylonian captivity dito sa part na to, eh, no, yung 587 to 538. Pero mostly, mapapansin nyo, nandito nag-iipon-ipon before yung captivity, yung mga Old Testament prophets. No. Pero, si Haggai at si Malachi, nandito na sila sa bandang dulo. Papunta na sa New Testament yan. Hiyaw.
Now, si Ezekiel and Daniel prophesied during the exile. Naalala natin yan. Si Haggai naman, Zechariah at Malachi, ayan, ito sila, preached when the remnant returned to Jerusalem. Now, Haggai is the second shortest Old Testament book. Now, ang theme nito, consider your ways. Yun yung tema ng libro na to. The word consider is used 5 times, no? Sa 2 chapters dito sa Haggai. Ayan. Alam niyo ba, the purpose, no, of the book of Haggai is to encourage the people to finish, no, God's temple. Ayan. Meron silang build program. Kasi noong 538 BC, yun na nga, no, Cyrus, king of Persia, nasa Persian Empire sila. So tama tayo sa sinabi natin kanina. He allows the Jews to return to Jerusalem and rebuild the temple. No? Siyempre, panahon ni Daniel din yun, blah, blah, blah. Yung about 50,000 Jews returned, so napag-aralan natin noon sa time ni Ezra at Nehemiah, no, led by Zerubbabel, kung naalala nyo, they complete the foundation in about 2 years. Then their neighbors discouraged them and caused them to abandon the project. So kung naalala nyo yun, di ba? So, kumbaga, pinapastop sila ng mga neighbors nila. Naiingit ba? About 16 years, no, God raises up Haggai to preach to them. Yan, siya yung ginamit ng Panginoon para maging motivator, no, ng Panginoon. Sabi nga dun sa 1:7-8, no, "Thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Go up to the mountain and bring wood and build the house, and I will take pleasure in it. And I will be glorified, saith the Lord." Chapter 1. Verses 7 to 8 sa Haggai. Ayan, Haggai teaches us the condition of God's house, reveals our values and priorities. Ayan, oh, maganda tong ano, ha, paalala sa mga Kristiyano ngayon, no? Kasi si Haggai tinuruan tayo na ang condition ng puso natin at condition ng church natin ay kumbaga nag-reveal ng ating mga values at ng mga priorities. Kumbaga, church natin, kamukha daw natin. Pag maganda yung church natin, malinis, maayos, ay ganun ang ating value at priorities sa Panginoon. Kapag luma, madumi, magulo, hindi naaalagaan, lack of concern for God's house reveals a lack of concern for God's honor and glory, right? Kumbaga, God's temple stood in ruins as God's people used their time and energy to build their own homes sa panahon ni Haggai. God could not be properly honored or worshipped as long as His house lay in ruins. Kaya naman, itong si Haggai ay nag-build program at talagang minotivate ang tao. Nag-prophesy siya. Kaya every church, no, building speaks sa totoo lang. When God's house is neatly kept, modern, and at least as nice as that of the average church member, God will be glorified, I'm sure. Ganun din, ang isang ill-kept or run-down and out-of-date church reveals the true priorities of the people who worship there. Ayan, kaya consider, no, what your church building says about your priorities. Diba? Sabi nga dito ang tema, consider your ways. Ayan. So kami, meron kaming lumang simbahan. Pero as much as possible, no, inaayos namin, nililinis namin. At kumbaga, sinasanitize namin, no, para sa Panginoon. Amen? Punta naman tayo dito sa Book of Zechariah. No? Prophecy, past, present, and future. Eh, saan naman galing ito si Zechariah? Siyempre, si Zechariah ay galing din sa Southern Kingdom ng Judah at nandito na siya sa restored Judah and Israel nung binalik na. Okay? Under pa rin sila ng captivity, hindi ng Babylonian but ng Persian Empire. Pero si King Cyrus, na kaibigan ni King Daniel, ay ni Prophet Daniel, na ay ni-restore na ng ibang mga, binalik na sila from exile. So, dun si Malachi, ay si Zechariah matatagpuan ng panahon na yun. Alam naman natin si Zechariah ay contemporary ni Haggai or kumbaga kabatch, no,
during the reconstruction ng temple. The book ranks next to Daniel in the Old Testament for telling about the future. No, may pagka-prophetic talaga itong book na ito. May pagka-parang revelation, parang book of Daniel. No? Zechariah, like Haggai, is raised up to encourage the people. Yun din yung role niya. Motivator din. No, hindi nang panawagan niya sa Panginoon. Parang ako, ang role ko rin ay motivator, no, to motivate the pastors and leaders of other churches, especially doon sa mga laylayan ng lipunan na simbahan na hindi umaabot ang training, ang mga suporta para sa mga pastor at mga leaders ng simbahan to keep them going. Yun yung isang magiging focus ng aming simbahan, ng LA Philness, ay mag-mission. Not just medical mission, dental mission, or giving away stuff, but to support, no, yung leadership team ng isang simbahan, to give them training, to give them support of whatever we can give para sa kanila. Ayan, may text and text sa akin. Pasensya na kayo. Anyway, Zechariah, no? Like Haggai nga, is raised up to encourage the people. The Jews once, no, a powerful nation, ngayon, purdoy na. Pur na sila. No? A small remnant living in the promised land only because of the generosity of a gentle ruler. Ni si King Cyrus nga. Okay, so nasa promised land sila kasi nga generous na lang ang kanilang captor. Zechariah prophesies that one day the Messiah will come and be the ruler of the world. Siya yung nag-prophesy. Isa sa mga nag-prophesy. The theme of Zechariah is the coming Messiah. Ayun, yun yung tema niya. Now, Zechariah knows the temple has to be rebuilt to hold the people together as a nation and to keep them from falling into deeper sin. So, it's a, in temple kasi, it's a visual reminder to people not to sin, to keep it together as a family, as Israelites, as children of God. And yun nga, ni-remind din sila ni Zechariah na the Messiah is coming soon. The crop failures and business depression have so discouraged them. Only the preaching of Haggai has kept them at work. Yun. No, bagsak ang negosyo, bagsak ang ani, pero na-encourage sila sa preaching ni Haggai. No, ganun din sa panahon ng COVID-19, walang tigil ang pagpipreach ng mga pastor. No, sa Facebook, sa YouTube, kasi Haggai kami. No, Haggai itong mga pastor na to. At kumbaga, to encourage people, to continue to encourage people. At this time, they need a different voice and that is Zechariah. No? So, ganun si Haggai, ganun si Zechariah, they motivated the Israelites during that time na talagang bagsak sila. Now, he does not condemn the people but presents a picture of the coming glory of God's people. Now, si Zechariah, hindi niya kinukondemn yung tao, pero pinapakita niya yung picture of the coming glory, no, ng Panginoon at ang mga tao ng Panginoon. Zechariah tells us more about the coming Messiah than any other prophet except Isaiah. Ayan. So, bukod kay Isaiah, si Zechariah ang isa, no, sa mga propeta na madaming sinabi patungkol sa parating na bidang-bida natin ang ating Panginoon na pinakamamahal. Ito, si Lord and Savior, Jesus Christ, ang tunay na Messiah. Okay? So, Zechariah reveals details of Christ's life 500 years before His birth. Imagine. Tindi, di ba? He also reveals prophecies not yet fulfilled, such as the return of the Christ at the end of the age. Yun, may second coming pa pala na prophesied ng Zechariah. Zechariah declares the King is coming. And in 1 John 3:3 reminds us, and every man that hath this hope in him purifieth himself even as he is pure. Right? Then, punta tayo sa huling libro. Nice. The Old Testament. Excited na ako. At matatapos na, no, natin ang Old Testament. Congratulations sa iyo, kapatid. Nako, alamin naman natin to. The Book of Malachi, return to me and I will return to you. Yan yung tema.
Ayos. Nagasa naman to si Malachi. Kasi nung bago ang Christian, ang basa ko dito, Malachi. So, Malakai, taga-san siya? No? Taga Southern Kingdom, Tribe of Judah, no? So, Kingdom of Judah, and nandun na siya kasabay nila si Zechariah Haggai sa restored Judah, Israel, no? Under the captivity pa rin ng Persian and Grecian Empire. Anyway, Malachi preaches about 100 years after the Jews returned to Jerusalem from Babylon during the time of Ezra and Nehemiah. Noong time ni Ezra and Nehemiah, 100 years after, doon pa lang nag-preach si Malachi. Doon siya lumabas. Now, he is the last of the Old Testament prophets. The enthusiasm started by Haggai and Zechariah is gone. Okay, wala na. Ang pinag-usapan natin kanina. The people are again cold and backslidden. Therefore, God raises up Malachi to preach and bring renewal. Kaya yan ang theme ng Malachi. Return to me and I will return to you. Ayan. So, dito, Malachi preaches against their routine worship revealed in the fact that they are bringing blind, crippled, and diseased animals as sacrifices rather than those without blemish as prescribed by the law. Ayan, may talagang merong kalokohan yung mga tao nung unang panahon. Hanggang ngayon naman, ganun pa rin, di ba? Dinadala nila blind, bulag, crippled, merong sakit ng mga animals. Yun na siya, na-sacrifice sila. Hindi nila binibigay yung best para sa Panginoon. Yan. Hanggang ngayon, pwede namang mag-tithes, hindi pa rin nagta-tithes, no? So, ayan. So, paalala, kapatid, kung nag-struggle ka pa rin, ibigay mo lang. Subukan mo, Panginoon, ibigay mo lang. Maniwala ka. Pag hindi bumuo sa'yo, kaming mga nakasubok nito, talaga naman nagtitestify, no? Na totoo itong sinasabi ng salita ng Diyos. Ayan. Tapos, si Malachi din, he also preaches against men who are divorcing their Jewish wives, no? And marrying idolatrous women. Ayan. So, si Malachi declares God will judge those who fraud workers of their wages, oppress widows, and deprive aliens of justice. Okay. Si Malachi, nag-preach siya again sa mga Israelites, na sa mga Jewish, sa mga Hudyo, sa mga anak ng Diyos, na iniiwan nila yung asawa nila, dinidivorce sila, nagpapakasal sa mga adulterous woman. Parang ano to, yung asawa dati ni ano, ni si Gomer, asawa ni Hosea. Anyway, nag-preach siya doon, nag-preach din si Malachi na i-judge sila ng Panginoon kapag niloloko nila yung kanilang mga tauhan sa sweldo, ino-oppress yung mga walang asawa. Diba? Nako, kaya yung mga widow dapat minamahal at hindi dapat inaapi. At ito, yung mga nag-preach din si Malachi, oh, yung sa mga nagde-deprive ng mga aliens of justice. Ayan. So may mga, parang sa panahon ngayon, no, may mga migrante na hindi naman dapat talaga pumasok, no, halimbawa sa bansang Amerika, kasi they will bring harm to people. But madaming migrante ang nakakatulong sa Amerika. In fact, ang Amerika ay binubuo ng mga migrante. No, at madaming migrante na talaga namang naapi sila sa kanilang pinagmulan. Kaya naghahanap sila ng asylum dito sa Amerika. So wag natin silang i-deprive ng justice ng mga aliens, no. Pero meron nga, naniniwala rin ako, meron ding iba talaga na kakaunti naman siguro na talagang masama ang palak. No, dapat hindi sila ang makapasok. Dito sa Malachi, sikat na sikat din, no, yung tithing. Ayan, sabi nga, tithing is not bargaining with God or praying Him off. Diba? It is an expression of love and commitment dapat. No, Jesus affirms the practice of tithing in Matthew 23:23. Ayan. Malachi, in fact, no, he challenges us to evaluate the depth of our commitment, the sincerity of our worship, and the stewardship of our money. Kaya sikat na sikat dito yung Malachi 3:8. Will a man rob God?
Yet you are robbing me, but you say, how have we robbed you? Sabi ng Panginoon, in tithes and offerings. Malachi predicts the prophet Elijah will precede the Messiah. Jesus indicates this prophecy was fulfilled in John the Baptist, no, Matthew 11:14, 17:9-13. Malachi contains God's last word to his people for about 400 years. Ayan, so si Malachi din na nagsabi na may paparating na Elijah, yun si John the Baptist, na who will pave the way, no, for Jesus Christ, the coming Messiah. Pagkatapos nun, yun na yung silent years. And then, Book of Matthew na, New Testament. Wow! Ang saya-saya, natapos din natin. Ito, itong minor prophets mula Hosea hanggang kay Malachi. Tapos na tayo sa Old Testament, law, history, poetry, prophets, major and minor. Yes, yes, yes. Next attraction, parang sini lang, ano? Pag-usapan natin, introduction to New Testament. Hindi muna natin pag-usapan yung Matthew, pero i-introduce ko muna sa inyo ano yung New Testament. Summarize muna natin siya ng buo para meron kayong perspective ano ba yung pag-uusapan natin sa mga coming weeks. Ay, malapit na tayo matapos. O siguro, baka by fall, tapos na tayo, no? Manalangin po tayo. Alam niyo, ang tema nitong, daming tema dito na return to me, no, consider your ways, ang daming tema na magbalik loob ka. Kasi halos itong mga propeta na to eh, na ang kanilang sinagupa ay apostasy, ang mga kasalanan ng Israel. No. Ganun din sa panahon ngayon. Nananawagan ng Diyos, na sabi niya, return to me. And I will restore you. Kaya kung ngayon nanonood ka, nakikinig, nais kitang bigyan ng pagkakataon na huwag mong palagpasin. No? Hayaan mo na tanggapin ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas. Kaya manalangin ka at sumunod ka sa aking panalangin. Lord Jesus, I repent of my sins. I ask for your forgiveness. I am a sinner. But I believe that you died upon the cross for me, that you shed your precious blood for the forgiveness of my sins. I accept you now as my Savior, my Lord, my God, my friend. Come into my heart and let me and set me free from my sin. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen and amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Maraming salamat po. Mali po, inaanyayan po namin kayo. Meron po kaming Facebook, may YouTube, may Instagram. Eh, samahan niyo po kami para po updated kayo doon sa aming mga itinuturo linggo-linggo. Halos apat na beses po kami nagtuturo sa isang linggo. Kaya po, pati po prayer na kasama na. Kaya po, huwag niyo po sanang kalimutan, no, na mag-like, share, subscribe, o yung mga uso ngayon. No? Kumbaga, parang yung mga pastor kasi ngayon, parang vlogger na rin. You know? Anyway, join our church every Sunday, 9 a.m. This coming Sunday, we'll talk about God Unlimited. Yan ang title ng ating sermon sa Wiley Chapel, 3rd Street, in Vermont, sa Los Angeles. Meron din Facebook and YouTube Live. Ayan, huwag niyo kalimutan, ito yung fellowship schedule namin. Meron kaming Wednesday, Friday, Saturday, and Sunday. Ayan, 4 times a week po na naglilingkod sa aming mga parishioners. At gayon din po sa kahit kanino na nais na maging pagpapala ang aming serbisyo para sa inyo. Kami po ang LA First Filipino Church of the Nazarene. Maraming salamat po. God bless you. And we hope to see you on Friday. God bless you po. Bye.